Hanap ulit ng isang magandang pana dito ang Execration Laban sa Next Play Esports as we go into this draft. And this draft is brought to you by Smart. Execration naman ang maglalaro sa may blue side, Next Play Esports sa red side. O nga Wolf, no? Ang laki talaga ng bagay. Kumbaga, pag umabot tayo ng late game, talagang doon mo makikita yung mga small details na itong pana na to pag tumama, takedown ka agad. So, kumbaga, yung mga teams, nagkaroon na tayo ng knowledge na, okay, kailangan natin magkaroon ng isang hero or dalawang hero na pwedeng sumabay sa late game. Kaya auto-banalis yung Selena. And sobrang crucial ng mga sipa. Kasi, lagi nyo dadaan, mga jungler, lalong-lalo na sa meta ngayon, required na naka-retribution. And that means na wala kang defensive na spell agad. At kailangan mo alagaan talaga yung sarili mo. Or depende kung mag-a-itemize ka ng defensive. Kaso, magiging cons nga lang nun, mas mababa yung damage which is really essential pag tumapak tayo ng late game. Absolutely. Oh, Execration, as we can see, Matilda ang kanilang ibinan to go with the Eve. You don't wanna give that to Exort. Another hero na pwede nilang iban is Benedetta. Kasi ang pwedeng gawin ng Execration sa ngayon, i-prioritize nila yung Paquito o kaya yung Uranus. As we saw mula sa side ng NXP, isa sa mga bans nila na pwede nilang i-allocate ay yung Paquito ban or yung isang Uranus ban. Yeah. Tingin ko rin, since dalawang Next Play Esports, kapag nakuha nila yung hero ni James, yung Paquito, comfort eh. Ang taas ng win rate nila eh. Kumbaga, you're heavily relying on James para mag-solo or at least makapag-skirmages, mga solo skirmages sa may top lane para makakuha agad ng pick-off. And you're also buying time para sa Next Play Esports na mag-snowball or at least mag-free ng time na okay, sige, kailangan nyo tapatan si James dito sa lane ito. Kung hindi, makakakuha siya, makapag-snowball ka agad. Selena, isang hero din na pwedeng consider ng NXP. Pwede nilang iba na lang yung Selena para sila yung magpapalitan between Paquito and Benedetta. Unless, of course, interested sila na gamitin mismo yung Selena. Diggy. Of course, ayaw mo ibigay Diggy. Selena first pick para sa Execration or Benedetta? Benedetta pa rin talaga. Highly contested. Sabi nga natin kanina nung bago mag-start yung game. Benedetta for both teams. Paquito para sa NXP for sure. Ano ang kanilang ipipair up with that? That's the question. Yun na nga. Selena? I think Selena is okay. Kaso kasi, yung Benedetta, masaya pag may Selena eh. Kasi pwede niyang tankihin yung arrow. Eye to eye. That's right. Then again, Lunox, sa mga priority ng NXP, one of their most picked heroes and definitely gonna be picking it up. Para din naman, hindi maganda yung, mayroon sila kill potential, kumbaga. Execration, available ulit ang Selena. Are they gonna take it? Bakit hindi? Since hindi rin pinrioritize ng Next Play Esports yung Selena dito. But, yun ang papansin ko, Wolf, for Next Play Esports, parang, is it a good preparation since mahilig yung Execration dito ng mga tanky heroes? Since alam naman natin Lunox more on magical penetration na hero, kaya niya mag-rip down agad o mag-melt ng mga tanky heroes. Preparation kaya to para sa side ng Execration? Might be. But I do like yung Granger Farsa combo. You know? So NXP, mapipilitan silang umuha ng Ling ulit. And we did see na sa side ng Execration ay wala silang masyadong problema sa ganun. Actually, very surprised na wala pa rin yung Selena pickup. Pero kasi nga naman, sa Execration, mas maganda kunin mo na yung Granger. At NXP, kailangan talaga nila ng isang composition na pupunta dun sa may backline. So, it's either go for the Roger, go for the Ling, o kaya Lancelot. Yeah. Your team since Explos, Ling nga talaga magiging sagot dito ng Next Play Esports. Napwersa talaga sila, men. Kasi, pag hindi pa nila kinuha yung Ling dyan sa third spot na yan, autoban yan sa Execration. At kahit natalo yung NXP with the Ling in game number 1, maganda pa rin naman talaga. Actually, hindi lang sa maganda. Ito lang yung talagang hero na pwedeng pumunta sa backlines at i-go itong Farsa, pati ito na rin Granger. Since yun yung magiging exposed spot or yung weakness spot ng Execrations pag tumaba tayo sa teamfight. At yun nga naman, kasi pwede rin gamitin yung mga poises niya para mag-access ka agad. Yeah. Kung ikukumpara mo siya sa mga heroes like Lancelot, kailangan niya munang iduktong-duktong gamit yung kanyang puncture. So, it is a very is good pick para sa side ng Next Play Esports. But look at the bans here. Binan na rin yung Selena. Yeah. For Execration, I think pwede nilang iban. It's either Angela o kaya Alice. Or both of them, actually.
Kasi nga naman, ito yung mga, yung Angela magandang i-pair up with Ling. Ling? Angeline combo? Tama. Alice ay pampunta sa may backlines. Your team is banning. Ngayon, na definitely kailangan nilang i-consider Akai instead ang kanilang binan. Respect, no? Respect. Para kay Awi. Yeah. Oo. See, NXP na, I think, they should have learned their lesson. Wag na nilang ibigay yung Kufra. Unless gusto nilang gamitin. But I do doubt that. Nakita natin kanina dun sa laban na crucial yung ginawa ni Chakno para mag-control. It's one thing na makita natin sa NXP na consider nila. They also can consider yung Brock as they did ban that out in the previous game. Yep. At anong magiging ban dito, hindi na binigay. Nirespeto din ng Next Play Esports yung capability ni Chakno for those awesome sets. Yep. At execution din naman. Definitely. Maybe. Think yung Alice ay kailangan Alice nilang talaga, no? I-ban. Kasi may access sila kagad eh. Protect the backline sa magiging call dito ng execution. Or Angela. Oo. Para sa Angeline. Kasi ang Angeline, kung tutusin, execution kaya pa nila. Ito sa first three picks nila, okay na to eh. Kailangan na nilang na magkaroon ng isa pang magandang tank or isa pang hero na pwede kay Chakno. Yeah. Tingin ko Atlas is a good play here. Pwede rin. Since meron din silang Ling. You know, Bina. Saktong-sakto ka doon. Bossing. Ah, so exec talaga ang kukuha ang ano, magbaba ng Atlas. Kung baga sabi, ang sinasabi ng execution, hindi kami takot doon sa Angela. Mas worried kami doon sa pang setup. Kasi yun nga naman yung comfort na playstyle para kay Yawi. Kasi wala, may matitirang Cho. Cho pa rin na makukuha ng NXP. Execration side. So, meron silang EXP laner. Ito na kay Renzo Benedetta. Meron silang potential gold laner na si Farsa. Being said, para kay Eto Max, sila ba yung kukuha ng Rafaela to really help their team? Or kuha ba sila ng heroes katulad ng isang ng Estes, for example? Si Chakno, kasi nag-assist na rin si Chakno recently. Or which is tingin ko maganda rin eh. Diba, meron silang slow domain. May slow, tama. Mas mahihirapan makatakas or mas pull off agad ng execution yung mga ultimates nila. Or Lapu ulit. To go with Kaja as their catch. Mga heroes na potentially makita natin mula sa execution. Baksha also merits consideration. Your team is picking. As we expected, Lapu and Rafa. Yep. A good side lanes. Naman din natin. Side ng execution. At syempre Franco. Na, instantly. Panghuli na rin, pang-control na rin kay Renjo. Kasi lalo kapag nakakuha na ng magandang items at lowered na yung cooldowns ng kanya mga skills. And also, kailangan din makita or maging aware yung execration sa positioning dito ni Farsa because of that iron hook na pwede ibigay ni Franco. Wanna say, para sa NXP yung kanilang naging choice. Hindi naman ito yung first time nagagamit sila ng isang Franco kapag merong nice one baby meta na kalaban. Nice one baby meta knowing ito yung pang mga healing type and this is Bruno, sorry, di pala Bruno, Granger plus Rafaela, and the idea is meron kang isang instant na kagat or meron kang pang displace at syempre may vision eh. Kasi ang thing with Franco, ang bilis niya kasi maglakad-lakad. So pwede siyang maganap ng mga magagandang angulo at ang pinaka-importante na pwede natin consider pag may Franco is yung reset factor, yeah, yung sa mga buffs. Control. At pag na-reset mo kasi yung mga buff, parang nananalify mo in a way yung speed or yung tempo ng isang Rafa plus Marksman lineup, di ba? Kasi parang gusto ng Rafa plus Marksman, maubos agad yung jungle as soon as possible. Pero pag nare-reset mo constantly, it's also one thing na consider. Yep. Siyempre, pagdating naman ng teamfights, yung displacement, pati na rin yung kagat. Sobrang laking importance yan. Pati madi-disable mo agad yung dalawang heroes sa side ng execration kapag mag-i-invade ka. And let's go ahead and jump into our second game, Land of Dawn, mga kaibigan. And we will split our Calm, Eto Max, Exort, Yawi, and also Chakno nandun sa may middle lane habang si H2O naman is, again, busy gamit ang kanyang Ling para ma-take down ang purple buff. Sounds about right. Ayun! Uy! Nahuli agad ng Iron Hook. Wala pang Fury Shock dito pero enough para makahabol dito si H2O. Gamit ang kanyang poises, siya ang makakuha ng First Blood. NXP, good start, pero nakikita na natin yung threat talaga. It's, alam nyo, 50-50 talaga eh, sa Iron Hook. Pag tumama,
yari ka. Uh-oh. Pero pag hindi tumama, try again next time. Pero ang laki ng impact na pinapakita ko dun, especially early game. Tandaan mo, Tats, natuto na tayo ng ating lesson. Mm. It doesn't matter kung gaano karaming pana or hook yung hindi mo itama, basta nakuha mo yung crucial na crucial, katulad dun nakita natin kay Etomax, mabubura lahat ng mga pana na hindi mo itinama, yung hook na mismo, dahil lang sa crucial moments. So, at this point, hindi natin pwedeng itanggalin yung factor na yun. Whew, mainit malaki, talaga laban. At alam mo, yung bigla ko lang din palang naisip, Kuya Tads. Roger wins games pa rin at Roger yung nanalo dun sa game number one. So, lalo natin. Talagang iba talaga. Naisusulat. 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 Librotol. Naisusulat. Na Roger, titol, Roger wins games. Pero tinanong nga natin. Kumbaga, ang ano eh, ang comeback dito ng NXP, yung which is talagang gusto kong makita, yung ano eh, yung snowball pati yung damage or control nila early game. Kaso sabi mo kanina, hindi natin kailangang i-neglect yung late game potential lalo't mabuti na tayo sa more than 20 minute mark with the hooks or karamihan ng mga skill shot, talaga ang laking factor. Very crucial the kill para sa NXP. Bibigyan sila ng additional 200 gold, pero yung pinaka mas impactful pa doon ay yung pressure na ginagawa nila at sa tulad nito, pag-reset ng buffs. Nako, reset kagad. Pero look at the response of Etomax here. Wings by wings, Curse Crow, pero makakatakas, mapuforce nila ang flicker dito ni Yaoi. But H2O, mukhang nag-aabang. Na-reset kagad yung purple buff. Etomax taking a lot of damage. Flicker out, Tempest of Blades. Pero NXP, sabi nila, wait lang. At ang si Execration Renju, mukhang nahuli niya sa loob na Electo Final Blow si Exhort. 5 seconds na wala ang mage, and that will be the first kill sa side ng Execration. Sobra important nung pag-force ni H2O dun sa purple buff, kasi alam niya level 4 siya, tapos si Kelvijay level 3 lang. So kung retrian ng laban, lalamang siya. Ang problema sa NXP, hindi nila tinignan kung nasan na si Renju, at napakaganda nung rotation na yun coming out from Renju. Dahil sa isang Benedetta na mabilis maglakad, na outspeed niya yung NXP at wala pa nang panalo, pero James! Si James! Kanina labo-labo, ngayon naman pakito, same tricks, ginugulo lang niya si KelVJ. At gulong-gulo na rin talaga ang positioning dito ng Execration. Yaoi! At hindi afford Yaoi! Muna nakakuha na naman ng isa pang Iron Hook at same target, Etomax will be brought down. Tempest of Blades ginamit para sa Turtle, at Turtle masisecure dito ng NXP. And NXP having a very good start with the another Iron Hook na naman. Huli si Chaknu. Wow. Yaoi, sobrang init, men. Hindi, kumbaga, ang sinasabi niya dito, hindi lang ako confident na pumasok gamit yung aking Akai with the Hurricane Dance. Meron din akong, pwede rin ako yung mag-start ng fight with the Iron Hook. At ito na yan yata. Kaso, uy, nakita yung kanyang katawan. Pwede niyang kagatin si Renzo, kaso wala din kasi follow-up. Yaoi, nag-iinit na yung kamay. Oo. Gusto kong i-reference dito yung kamay ni Gary David. Baka nakatingin na siya dun sa kamay niya. Oo, iba yun ah. Flicker into Iron Hook, hindi na huli. Feathered Airstrike ang sagot ng Execration at KelVJ. Matitakedown si Yaoi. Masyado kang makulit. Pero Execration getting the position and holding down Exhort at makakuha ng dalawa. 2-4-0. 2-4-0 exchange. Masabi natin para sa Execration niya. Ilang beses na natin nakita yung sabayang pagbigkas ng Farsa Granger. Gusto kung gaano kabilis natunaw kahit si Yaoi. Whew. Moment na yon. Ang sakit talaga ng damage ng Execration ngayon. At naghihintay lang din ng unting power spikes. Looking at the net worth, 10,000, medyo dikit lang. 100 gold lang ang lamang ng Execration up against, or rather NXP up against Execration. But look at the items, Wolf. Mukhang makukompleto na ng COD. Oh. Alam na natin, sobrang crucial ngayon para kay Exhort. Ooh, James. Uy. May napag-dodge. At nakakuha din. Hindi pa enough yung damage ni Etomax para ma-takedown ka agad si James gamit ang kanyang Pakito na naka-Festival of Blood. So, kikita mo talaga dito yung playstyle ni James. Static siya sa lane. Talagang naghahanap lang siya ng magandang opportunity to farm. Maybe after going for the Bloodlust Axe, tsaka na siya iikot eh. Pero yung prowess na ginawa niya kanina, na takedown niya si KelVJ solo dun sa may orange buff, nakikita pa rin natin yung aggressiveness ni ng NXP. Yeah. It's just important ngayon na para sa NXP, mas gusto nila ang late game compared nga lang sa Execution. Ang kagandahan na compared sa previous game is si H2O naman ay malaya sa ngayon. Nako, masusurpress. Pero mati-takedown din nila. Nawala si Yaoi. But H2O, muntik na mag-pop. But what?
with one damage. Basic ata para kay KLVJ. At yung pa yata yung last bullet. James taking a lot of damage dito. Execution mukhang humahabol. Pero si Rene J nakahanap ng magandang target. Half HP. Ooh. Pinarel sa likod ni KLVJ. At sa pool, lahat ng bala na ibinato. 2-for-1 at mukhang Execration ang makakakuha ng Turtle with a nice swing. 15k for 13.3. Oh, what a flicker mula kay Etomax. Ang ganda na ng idea ni Rene J. Makakuha talaga siya sa may backline, sa manggugulo. Kuha ng additional kill. Particularly doon sa Farsa. Kaso ginawa ni Etomax, nag-flicker siya papunta sa kanan. Mm. At na-protectan siya ng teammates niya. Do take note, kapag hindi mo siya na-burst down, may healing factor mula doon sa Rafaela. At nakuha ng Execration bigla ang kalamangan ngayon. Uh-huh. And talking about lamang sa headcount ang Execration dito habang sinusubok nilang patahin si James, but nice sidestep, but KLVJ will still secure the kill with the Retribution at mukhang makakuha ng magandang revenge. Yung NXP question mark, pero hindi, tumatakbo sila sa mga miyembro ng Execration since nakita nila na sandali lang apat na miyembro agad dito na XE ang nandun sa bottom lane, habang sa mid lane naman Rene J with the Way of the Dragon. Pero sa sobrang kulat na ni Kelra. Oh, Order of Brilliance, mukhang ginamit na ng NXP. Pero Execration, hindi pa rin sila tapos. Successfully taking down the first turret of the game, bottom lane ng NXP. Oh, you can see na yung NXP dun sa laban bago matake ng Execration yung Turtle. Hindi yung ideal target yung kanilang nakuha. Si Renzo yung nabigyan ng NXP. Napakadali kasing tumakas. Wala, hindi pa enough yung burst ng NXP. Mm-hmm. Sex Sword, ayun oh. Nako, huli no, to final blow. Pero with under the protection of the tier 1 turret, nag-alanganin ang NXP. At mukhang maghahanap na naman ng magandang target or ng ibang target ang NXP si Yawi. Rene J dodging a bullet doon. Gamit ang... actually, naiwasan niya yung flicker. Nung lapo-lapo at yun, huli ka. Bloody Hunt, pero NXP, no, hindi enough yung damage. Naiwanan pa rin makapag Wings of Guy Wings. Pero no. Si KLVJ with the right angle. Isang Rhapsody lang ang katapat dito na Exhort at 1-4-2 ang kanyang KDA. Lalo bang mapupull dito yung item in Power Spike dito na Exhort, Tol? Unfortunately, si Etomax, ang tama naman yung idea para sa NXP. H2O, tatry na mag-knockout pero... imposible, sabi ni KLVJ. Akin na to. Kinabaril ngayon si Yawi. Pero nakita mo yun, no? Di ba nahatak na si Etomax. Si Etomax, gusto kong makita ko yun yung itemization niya kasi hindi pa siya napatay agad. Well, kasi nga naman, hindi immediate yung follow-up ng NXP. Mm-hmm. Thing is, hindi rin naman nanda si Exhort. Tapos yung pagka-flicker, mas maganda yata nga sana kung flicker na siya nun kinaagad pa. Kaso yun, dun sila nadali. Nauna siya agad ng Wings by Wings. Pero... nakikita natin yung NXP ready to fight anytime. Mm-hmm. Na isang bloody hunt lang or isang suppress lang sa side dito ni Yawi, malaki agad yung impact or hindi afford na Execration na maghiwa-hiwalay sila every single time. Renjo, eye for an eye, Electo final blow, pero matitake down pa rin si James with the Feathered Airstrike sa side ng ni Etomax and Execration. KLVJ taking down James at mataas na rin yung KDA dito ni KLVJ, 5-1-4 at the first 8 minutes. Kalahati ng kills ng Execration galing kay KLVJ. Palitan lang din, oh. Shadow Mask play mula sa NXP, napaka-crucial nito kaso wala silang aabutan sa may top lane. Nung laging palitan lang din ang nangyayari. Yung Execration kasi pag nakikita nila na ginugoing sa nilang teammate, may kontra agad sila. Oh, with the Bloody Hunt! Sorry to cut you off, pero Exhort mukhang makakuha na naman ng isang kill with the Chaos Assault. Nice assist as well para dito kay Etomax, pero it's way too late, Wolf. Very important na takedown mula sa NXP. Kaso si Kelra lang yung kanila na kill. May Thunderbelt by the way si Chak, no? Which is something na kailangang i-guard ng NXP. So masakit na rin yung damage si Chakno even as a Rafaela. More importantly, merong slows na makikita natin na extra. So, ang talagang atake ng Execration dito is pag yung NXP gumawa ng play, kukontra tayo. Meron tayong may heal, meron tayong punishment. Sabihin na natin makukuhaan sila ng isang hero ng NXP. Pero mas madaming heroes yung kanilang kukunin pabalik. Mm-hmm. So, mas favorable pala sa Execration yung mga prolonged team fights kung sakali. Yes. Yeah. I would say so yes. Kailangan lang nila mag-ingat dun sa Iron Hook ni Yawi. Mm-hmm. Uh-huh. Abang ang NXP nag-aabang na dun sa may Lord sa bottom lane. Etomax with the Feathered Airstrike pushing back the rest of NXP. Pero si Yawi
Again, with the sustainability, sobrang kulit na rin niya. Ang importanteng members ng NXPs nandun din sa may middle lane abang Execration. Sinusubukan nilang i-take down itong tier 1 turret. Meron silang siege minion, pero si Rene J. Tol nag-aabang na rin sa may gilid, sa may left side ng Execration for a pick-off. NXP really banking on a good initiation here. Pero yung Execration, nag-group up lang. Oh. Hindi sila literal na magka-addicate, pero magkaasama sa halos isang area. As you can see, apat na members dito around the Lord Pit. Which means na yung Execration, alam talaga nila yung gustong gawin ng NXP. So when NXP pumake off, sabi nila, di pwede yan. Oh, Feathered Airstrike. Oh, starting soft. Ang laki ng damage naman nun. Order of Brilliance, nagamit na rin. Pero nito si Etuma. Last the H2O. Nahuli sa loob ng Tier 1 turret. Disabled si H2O for the next 30. At ang ganda rin na ginawa ng plane ni Renju doon. Binaks out niya. Aba si Renju naman, sinusubukan niyang i-pull yung Execration. Pero nahuli pa rin siya with that death. 2-0 ang takedown para sa side ng Execration. Nanalo ang NXP sa Omega. Kinomend natin yung showtime na ginawa nila na one after another. This time, hindi talaga nag-work. Ang idea nila doon, tatalon si Exhort, mag-Ruby DD play. Mm-hmm. Tapos tutunawin nila at almost papatayin na nila si Etomax. Kaso si H2O, kumbaga basang-basa yung gagawin niya. Sabi ni Chakto, alam ko kung saan ka pupunta. Bago pa siya makapag-ulti, nakahanda yung ultimate ni Chaknu for the stun. And obviously, si H2O, parang nahuli siya eh. Parang siya yung magnanakaw na nahuli. Nahuli. Kitang-kita sa camera. Ito na CCTV. Sa camera. Na CCTV dito ni Chaknu. Huling-huli. At yung stun na yun, ang laking factor kaagad yun. Nung nawala si H2O, nag-box out, umalis kaagad yung NXP. Okay, sige, hindi natin afford. Wala na tayong main core. Mm-hmm. Pero again, yung Execration, yung NXP pumilit pa rin eh. Si Rene J nahuli pa rin sa gilid eh. Exactly. Di ba, yun nga yung showtime na ipanalo nila sa Omega. Pagpaisa-isa sila na nagpapakita ang gilas, bigla silang nananalo. Pero this time against Execration, handang-handa sila. Hindi ka pwedeng mag-showtime laban sa isang team na maganda yung prolonged team fights. Mm-hmm. At ito naman, NXP, nag-aabang Renzio. Meron siyang information na na-takedown na ang orange buff ng NXP, pero unti-unting nagsasama ang Execration sa may top lane area, eyeing for the next turret to take. Pero mukhang sabi dito ng Execration, sandali lang, yung Lord nasa bottom lane, mag-check sila ng brushes, pero ang tier 2 turret ang magiging target nila. As we go into a pause, Wolf, pushing ngayon yung Lord sa bottom lane, ano yung mga possible ways ng NXP for them to defend? It's gonna be difficult kasi wala sila masyadong wave clear na nakikita natin. Lalong-lalo na kay Lunox. The thing with Lunox, from a support role, at kahit naman sa gold lane, ang kanyang wave clear ay medyo kailangan mong i-alot sa pagkuha ng heroes. Imagine this, pag ginamit ni Exhort yung kanyang combo sa minion, so kaya sa Lord, sasabihin agad ng Execution, ay wala nang tutunaw sa atin. And if you think about yung Ling, hindi naman pwedeng bumabad yung Ling na humahampas-hampas ng Lord, di ba? Oh. Sa minions. Kailangan panggulat siya. And if you're looking at Rene J, yung Cho, hindi rin naman ganun pang wave clear. So, napakahirap nito para sa NXP. At kung ang gumawa ng move ang NXP at mahuli nila Execration, pwede. Kunwari, try nilang ulitin yung talon ng isang Lunox, tapos this time, mas mabilis yung respo ni H2O. Pwede. Kaso, yung problema nila ngayon, yung lanes talaga. It's gonna be very easy. Kasi imagine mo yung Execration, hahayaan nilang tumulak, naglalakad yung Lord, tapos meron kang Granger, Farsa, kahit sa backlines, abot nila yan. Abot na abot talaga, at kailangan nila makahanap ng solusyon para ma-takedown to. Pero solusyon nila, James, sige, takedown ka agad natin yung Lord para hindi siya maging sagabal for the next fight, pero na-expose yung positioning dito. But with the tankiness of James, mukhang kaya din naman nila. Look at the damage from the Feathered Airstrike. Half HP kaagad sa Exhort. It won't matter kung hindi nakakuha ng kills ang Execration. Ang mahalaga, mapauwi nila yon. Nakita mo naman kung gaano kalakas. Imagine pag pinagsabay yung Death Sonata pati yung Feathered Airstrike. Pwedeng makakuha ng kill yon, pero hindi siya requirement. At babalik tayo dun sa laban. I think I saw dalawang cannons. Mm. So, dalawang siege minions yun. At napakasakit nun pag-take ng Tore. I wonder kung meron pang pang-clear ang side ng NXP. Ang pwede nilang isipin though is, okay, sige, tiisin muna natin Feathered Airstrike. Pag wala na Feathered Airstrike, dun tayo lumaban. Mm. Ang laki agad na mawawala sa side ng Execration. So, kaso, parang, mahirap yun. Yeah, kung siyempre,
magiging wise din ang execution dun sa exactly. side na yun. Kasi kung alam nila na walang feathered airstrike, ano pa ba yung mga pwede nating i-expend na skills para maging successful yung attack natin dito sa may bottom lane. Kasi ang hirap. Wala kasi ng wave clearing. Napakahirap na yan kasi kailangan mo rin take out si Renzo. Si Lapu-Lapu, gold laner ngayon. Makati ang damage niyan. Nako. As we head back to the game, tinan natin kung madedepensahan ba ng NXP ang last turret, or rather, ang bottom lane turret. Nice attempt by Yawi with the Iron Hook. Pero syempre, presence pa rin sa side ng execution. Hindi nawawala as Rene J trying to go for the split, controlling the lane equilibrium. Pero magiging pantay na naman. Nagkakaroon tayo ng unting breather para sa NXP to go for the next fight. Do take note, yung execution, may winter trunch na si Etomax. So yung mga pinaplano ng NXP na immediate burst sa Farsa, hindi na nila magagawa. At delikado rin talaga. Meron ng protection, meron ng safety dito si Etomax, so is really now confident para mag-pop ka agad ng kanyang ultimate, ng kanyang feathered airstrike kahit dun sa may medyo exposed position. Pero look at execution now. Hinahayaan lang nila na okay, yung bottom lane, since nakita nila na pushing, most probably there is any or one or two heroes there. But with the mobility from H2, makakataka siya agad. And also with the response from James with his recall, mafi-free. Magkakaroon ulit ng much more mas malawak na space para sa NX, na NXP para makabawi when it comes to net worth. It's gonna be tricky. Sa NXP, backing on their bursts. Kailangan muna nilang medyo kalimutan doon si iba at ng Fox kay Keldra, for example. Rene J, kanina pa siya nag-aabang doon sa may left side bush na yon. And eventually, nakakuha na nga sila ng kill. Kita mo naman dito, H2O. Unti-unti na lang din nilang nati-take down ang outer turret. Shadow Mask. Mukhang hinahabol pa rin nila si Etomax. Naghahanap ng magandang Iron Hook. But with the Cyclone Eye, madali siya makaka-alis. Kaya Shadow Mask siya, so mabilis siya maglakad. Kaso tinamaan siya ni Renjo. So, yung passive niya, pati yung Shadow Mask na wala, that meant na nakalayo agad dun si Etomax. At execution, sila ngayon ang iniikutan ng NXP. Tignan mo yung position dito ni Yawi, tol. Nakatagot siya sa may purple, or rather the orange area, pati si Exhort, nag-set up sila ng trap. The trap has been deployed. Naku po. Binigay ni Yawi yung kanyang pwesto. Oh, light. Yung wave, so... Amen, NXP, kung naghintay lang sila ng konting-konti pa, pwede pa, Yawi na ko po! Uy! Monte na mahantit sa Etomax, pero hindi niya ginamitan ng Bloody Hunt with the respect from the Tier 1 turret. Pero successful pa rin ng NXP. Isa na namang turret ang nawala sa execration. Lamang ng dalawa ang exe, pero penetrated pa rin or wala ng Tier 2 turret sa may bottom lane ng NXP. So weird. Pero siguro nga, ang inisip na ni Yawi, hindi naman mahalaga yung kills talaga eh. Yung Tore lang naman talaga yung habol nila. In fact, dahil dun sa mga pagkuha nila ng Tore sa may top lane and sa may mid lane, and eventually the bottom lane turret as well, nakabawi ang NXP. 2,000 na lang ang lamang ng execution. Do take note, nabutas pa rin ang turret, ang base ng NXP, katulad nga ng sinabi ni TDZ. So, oy, yun na yung burst. Tignan mo naman. Nahuli ka agad, pero nabuhay pa rin. Oh, hindi, sabi dito ni KelVJ. As the last bullet from Death Sonata will hit him at the back, 40 seconds na wala. Hindi pa to TikTok timers, pero ang execution, nakahanap ng magandang position to take down Lord. Pero kitang-kita yun, sipat na sipat yun ni Yawi. Mukhang si Rene J, nakakuha na naman ng pick-off. Sipa ni Rene J doon. Wow, wala si Renzo, 44 seconds, but Yawi out of position. Sinalo niya yung feathered airstrike dito ni Etomax at sabi ng execution, okay lang, nakakuha tayo ng dalawa. Hintay muna natin si Renjo, at since 2-4-1 lamang tayo sa headcount, umalis muna sila. Pero bakit sila umalis doon sa Lord area na yun, Wolf? Since kahit lamang sila sa headcount. Well, kailangan kasi nilang i-watch out yung split push ni Rene J. In fact, ayun no, yung Tore. So, ang execution, nire-respeto pa rin ang segue factor mula sa NXP. The Segway is the next play way, sabi nga na nakita natin last time. So, respect mula sa execution. In fact, hindi naman nagbabadali din ang execution. Alam nila na nasa kanilang advantage. Thing is, ang isang nice one baby kind of meta ay nagre-require na magkakasama kayo. Ultimate bonding experience, as we always say. Ube. Pati ang execution ngayon,
kung sakaling yun ang magiging ganap or yun ang magiging playstyle nila sa side ng Execration, kailangan din pumanag or at least mag-pick off, mag-start yung NXP na makapick off sila ng isa. Since yun din yung isa sa mga weaknesses ng more of ube, eh, no? Oo. Kung nakakuha ka ng isa, medyo hihina yung ube strat or mag-delegate ka ng isang hero dun sa other lanes para mahiwalay yung group of strategy nila. Just like so, as NXP trying to take down Renjo, pero si Etomax nandun din sa may backlines with the Feathered Airstrike Assist. Body-body system na para sa Execration. Mm. Kasi kailangan nilang sagutin yung split push ng NXP. So, instead na isa lang yung mag-split push, merong nag-clear ng minions, tapos may konting kasama. Kunwari, si Etomax, nilungan niya si Renjo na time na yun. Mm. Dala-dalawa. Parang body-body nga. Oh! With the Feathered Airstrike, Exhort forced to use his Flicker. H2O naman, inabsorb yung ibang damage, but Execration, sabi mo nga kanina, Wolf, si Ren J talaga namumulit din sa may bottom lane and he is success evening out. Or rather, lamang pa rin ang isa. Pero si Ren J nangungulit pa rin talaga. Medyo naiwan siya sa loob. Oh! But we have the dragon. Hindi niya siya nakuha. Yung pangalawang proc na stun siya. Pero meron ding safety precaution dito. Ren J just buying ample time. And he will go down. Habang din sa may purple area. Matitake down yung immortality dito ni James Ikelra. But with the flicker out, successful. Mission accomplished. Disengage sa side ng Execration. At medyo na out of position dito si Rene J. And also Yawi, pinagbabaril siya sa likod. Pero si James trying to run away. Eto Max, hindi pa rin enough yung damage ng kanyang Feathered Airstrike para matake down si May flicker, James. May ulti. Oh. Nandigo mga ng Ruby DD play. Nag-aanda na yata. Yun na! Uy! Order yun brilliance! Na! Kaganda tumumba with the help of the Lord! H2O! Now moving forward! Renju matitake down na rin na Exhort! Grabe yung magic damage dito na Exhort! Tol, inisa-isa niya! Saktong-sakto yung timing! And we can see it coming! Ginagawa ni Rene J, pati yung Ruby DD play as we're always Ruby saying! At NXP bigla ang nasa abante ngayon mula kay Rene Changed! At ngayon mula kay Exhort naman na mala Ruby DD ang ginagawa. Wow. Yung chaos na ginawa ng NXP, hindi handa yung Execration na yun. Imagine mo kung ano-anong kaguluhan yung ginawa nila. Nung si Rene J, nag-buy ng time, tapos umilag dun sa mga ibang Feathered Airstrike, talagang nag-buy ng oras. Tapos dito sa may mid bandang dun sa fight na to, nakakuha ng additional kills ang NXP. Nakakuha pa sila ng Lord dahil doon. Wow. Ang icing on top was the play from Exhort. Wow. Man, alam mo yung mga times na alam mong eto talaga yung mangyayari. Ito na yun eh. Yun na yun. Nakita niya ito. Kumbaga parang prediksi 1.10. Prediksi. Wow, kita mo naman ang highlight natin ngayon is si Exhort. Order of Brilliance. Tingin ko mayroon pa, kasama pa din dun yung ano eh. Hinintay niya na mag-knock up yung Lord. Pwede rin. Bago siya pumasok with the Order of Brilliance. At with the, since nagamit ng Order of Brilliance, ano pa ba yung next na pwedeng gamitin ultimate? Yung Chaos Assault, yung second part ng kanyang ultimate. Mm-hmm. At now, NXP, sila naman ngayon ang susugod, ang nasa attack position. Since yung Lord, Luminous Lord, is nagmamarch na rin sa bottom lane kung saan exposed yung Execration. Oh, mabante pa ka ang NXP, pero mataas kasi ang depensa ng Execration. Tignan natin kung ano ang atake ng NXP at paano nila i-approach to. Ako, wala na pa ba sila? Wala na pantapat. Eh, kailangan nilang iwasan yung Iron Hook dito ni Yawi at namukhang nagbabadya na, nag-miss yung isa pero nagko-cooldown pa rin yan Lord, taking a lot of damage pero successful pa rin ang NXP na ma-takedown lahat ng Outer Turrets. Oh, suppress! Pero with the knock-up stance para kay James Z, cancel the damage but ito na naman yung damage ng Execration, nangungulit na nangungulit but with the burst shutdown tower para kay Etomax, shutdown tower lang ang NXP, walang sinabi na ma-takedown, ma-pick off niyo yung members namin. Pero ang target, ang main inhibitor,